tayo sa ating episode kung paano natin tatanggalin ang overdrive switch. Papakita ko sa inyo kung paano ang pagtanggal ng overdrive switch step by step. First step, ito tatanggalin natin. Shifting knob. Second step, handbrake cover. Tanggalin natin, ayan. Ayan. Susunod natin tatanggalin ang itong cover na to. Shift indicator, cover. Ayan. Susunod natin tatanggalin ang itong cover na to. Ayan. Lock cover. Take note, mga clip lang yan, mga katropa. Mga clip lang yan. Ay. Mga clip lang sila. Sunod ngayon, tatanggalin natin yung overdrive switch. Nandito siya. Ito, nandito. Ayan yung overdrive switch. So, ganito siya. Ayan yung overdrive switch. Ganyan siya. So, nandito siya sa gilid. Dito sa baba, dito sa gilid. Meron siyang dalawang screw. Meron siyang dalawang screw. Tatanggalin yung dalawang screw. Tapos, medyo sisikwat-sikwatin lang yan. At meron kasing lock na maliit doon sa ilalim yan. Para matanggal siya. Okay, tanggalin ko muna mga katropa. A few moments later. Tatanggalin natin yung button lock, shifting button lock niya. Yung emergency lock ng automatic. Ayun, ito po siya. Ito siya. Tanggalin natin 'yan. May clip din 'yan. Ayan, clip lang siya, clip lang niyan. Susunod na natin yung overdrive. Tanggalin ko na. A few moments later. Ayan, ito na siya mga katropa. Natanggal ko na. So tatanggalin ko na lang dun sa socket. Ayun, may socket siya. Yan, tatanggalin sa socket na 'yan para mahugot. Kaso medyo yung place niya medyo masikip, kaya medyo mahirap ng konti kasi shortcut. Shortcut lang para medyo mabilis ng konti. Kasi kapag hindi mo shortcut ng ganyan, tatanggalin mo lahat buong center panel niya, center console niya rito. Tatanggalin lahat yan. Medyo matagal. Pero mas maganda kasi maluwag. Hindi ka mahirapan. Dito medyo mahirap. Pero mas mabilis. Be patient lang at saka dahan-dahan sa pagtanggal para hindi maka damage ng ibang parts. Kaya kailangan ng konting pasensya pag ganitong shortcut yung gagawin natin para mas mabilis. Tanggalin ko muna guys. A few moments later. Ngayon tanggal ko na, ito na yung luma. Ito na yung luma niya, ayan. Ito na yung defective parts ngayon. Ito na yung bago, nakabit ko na. Ngayon, ipupwesto ko na lang dito sa ano, para malagay na yung dalawang screw. May dalawang screw yan, ito siya. Ganyan yung pwesto niyan, ayan. Ganyan yung pwesto niyan. So, ito yung screw niya, ito yung isa, at ito yung isa. So, yung ilalim na yun, ito. Ito. Lock lang yan. Ang guide niya, pinaka-guide niya, diyan siya maglalock. So ito lang yung screw niyan sa dalawa. Dalawang screw lang plus yung socket niya, ayan. Yung tatanggalin. So ngayon, ito na nga yung bago, nakabit ko na at pupwesto ko na siya para mailagay na yung dalawang screw. At makumpleto. Yun ang pagbabalik naman, ano naman yan, reversible din. Kung ano yung una mong, kung aling huli mong tinanggal, ayun yung una mong ilalagay. Reversible para sa pag remove. Kung anong una mong tinanggal, ayun yung huli mong ilalagay. A few moments later. Ayan, nailagay ko na mga katropa. Ito na yung isang screw. At nandun sa loob yung isang screw sa baba, sa pinakababa. Ayan. Kompletuhin ko na lang yan. Para matesting natin.
A few moments later. Nakalagay na tong cover niya. Abit ko na rin yung bago, nakalagay na yung cover niya. Ito naman lalagay natin. Sunod naman natin ngayon yung ito, shifting knot. Ayan. Kanina kasi nag-i-stack ng ganyan, ayan o. Mabal na siya. A few moments later. Ayan, sabit na. Lahat yan nakaklip. Isisecure lang natin yung mga mga clip, yung mga guide ng clip para hindi mabali yung pinaka-guide nila. So pag na-secure niya ng okay, tutulak niya lang. Ayan. 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 Tapos double check niya lang yung mga clearance. Kung walang nakaangat at pantay-pantay ba. Ayan, para walang nasabi yung ari. Ayan. So okay na yan. Ito na yung bago natin. Na natin yung mga gamit ng ari. So ayan, tanasan natin.